Lena, pwede ba kita makausap sandali? I'm sorry, Lena. Magmula ngayon, Manuel will be dependent on the life support machine. Sa madaling salita, without it, mamamatay siya. Dok, wala na bang ibang paraan para bumalik si Manuel sa dati niyang alagayan? Wala nang ibang paraan eh. Again, I'm very sorry. Pintas na ito ang magiging sukat kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundo ng mga tao. Ngunit unti-unting mauubos ang laman ng pintas na ito. Yun ang araw ng iyong kamatayan. Hiniling ko sa kanya na bigyan ako ng pagkakataong muli na makasama ko yun. Na makilala ko ni Ivan na kanyang tunay na ama na mailigtas sa ospital at mahalayo ko yun ni Ivan sa kapahamakan. Lena, ngayong nagawa ko ng lahat ng yun, ito na yung takdang araw ng buhay ko. Kailangan ko nang harapin ang aking kapalaran at tupad sa aming kasunduan. Hindi ako papayag. Hindi ba nangako ko sa amin na hindi mo kami iiwan? Nakasama ko yun ni Ivan kahit sa isang maikling sandali. Maligaya na ako nun, Lena. Ngayon, ihanda mo yung sarili mo. Nakasamong loob mo na mabuhay na wala na ako. Lena, paraan, Manuel, si Salvacion. Sabihin mo sa akin kung paano ko siya makakausap. Makikiusap ako sa kanya, Manuel. Tutupusin ko yung buhay mo sa kanya. Makatatag ka. Ha? Gawin mo yun para kay Ivan.
mamatay si Manuel. Ma'am, tapos na po ang visiting hours. Tayo na. Nakiusap ako sa'yo! Sorry po, Daddy. Hindi ko po tutuparin mga kukupo sa inyo. Pero kailangan po malaman ni Mami ang tungkol kay Salvacion. Lola, si Mami. Baka nasa opisina ng Daddy mo. Lola! Alam ko na po paano po matutulungan si Daddy. Alam ko na po. Hindi na po nakita si Dr. Vicente at si Salvacion. Ang ibig sabihin, sa islang tahanan ni Salvacion. Opo, Mami. Si Salvacion na lang po makatulong kay Daddy. Kapag naubos ang laman ng kwintas, mamamatay si Manuel. Sa araw na yun, magtitigil. Kahit mataas ang sikat ng araw, dahil yun ang hudyat na magtatapos ang isang kasunduan. Bukas na ang solar eclipse. Huling araw na ng buhay ni Manuel, kailangan ko na siyang dalhin sa isla. Hindi mo ba alam ang konsekwensa ng gusto mong gawin, Lena? Hindi ba nag-usap na tayo? Sinabi ko sa'yo that Manuel's life depends on that machine. Opo, pero kailangan ko na siya talagang dalhin sa isla. Bakit? Kasi po yun na lang ang tanging paraan para mabuhay si Manuel. Alam mo, hindi ko naiintindihan ang logic ng gusto mong mangyari eh. Dok, mahirap pong ipaliwanag. Pero naniniwala po ako na nandun yung taong pwede tumulong sa asawa ko. Kaya kailangan ko na siyang dalhin sa isla. Pero bilang doktor ni Manuel, tungkulin ko ang pangalagaan ng kanyang buhay. Lena, tama rin naman si doktor. Pero Dok, bilang legal wife ni Dok Manuel, may karapatan siyang magdesisyon. Ngayon, Lena, kung ito talaga ang gusto mong gawin, kailangan mong mag-sign ng waiver. Thank you.
miss. Si Lena Figueras. Sir, try niyo po sa ICU. Baka nandun po. Salamat. Lena, tuloy ba yung plano? Oo. Dadalhin ko si Manuel sa isla. Sasama ako, Mami. Anak. Pero, Mami, alam ko po kung saan po nakausap ng daddy si Salvacion. No, sige, anak. Sumama ka na. Noroy, kailangan ko rin ng tulong mo. Sumama ka na rin. Sigurado sa plano mo ito. Ang pinanghahawakan ko lang ay kung si Salvacion na nagbigay sa'yo ng tanim sa buhay, maaaring siya lang din ang may kayang baligtarin na kapalaran mo. Inspector, bakit? Ma'am Lena, kailangan niya malaman na hindi pa namin nahuhuli si Henry. Ma'am Lena, saan ko kayo pupunta? Sa isla. Kailangan namin siyang dalhin doon. Samahan ko na ho kayo. Mabuti nang may protection kayo papunta rin. Tara. Naririnig mo ako, huwag kang bibitiw, ha? Malapit na tayo makarating ng isla. Hihingi ako ng tulong kay Salvacion para hindi mo kami maiwan ni Ivan.
May parang may lumiliwanag sa isla. Baka po si Salvacion yun. Salvacion? Sa puwente ka pagbantay ng isla. Bi, tutulungan na po si Daddy si Salvacion. Ano ang dahilan bakit din nila mo si Manuel sa isla? Anong binabalak mo? Sa bangka! Sige, baka nandun. Kunin ko na!